What's up, par? Bentoy Place nga pala, no? What's up, par? Bentoy Place nga pala, no? Sa nagtatanong, kumusta na ba yung Merpor? Maganda pa ba laruin yung Merpor sa ngayon? At kung kikita ka ba sa Merpor? So tingin ko maganda pa naman laruin yung Merpor. Kasi sa paglalaro ko ng 5 months, around 5 months na siguro ako naglalaro ng Merpor. Kasi nagsimula ako nito September. Kaya mag 5 months na siguro mahigit yung paglalaro ko ng Merpor. At maganda pa naman siya, nakaka-excite pa rin. Lalo na pag meron kayong Baliwar. May Baliwar sa server nyo. Kaso sa amin dito, walang Baliwar kasi nga napaalis na yung kalaban namin. Kasi pwedeng maglipat-lipat ng server nga sa Merpor. Pero bibili ka ng ticket kung lilipat ka sa ibang server. At ang bayad sa ticket ay depende sa server mo. Kung malapit lang sa server mo, kunwari dito sa amin, Ishapur, kung Ishapur lang yung tatalunan mo, one ticket lang yun. Pero kung lilipat ka ng Asia 5, Asia 1, Asia 2, ganyan, dalawang ticket yung bibilin mo. Pero kung lilipat ka ng ibang area talaga, gaya ng sa mga India, UN ba yun? Basta ililipat ka ng ibang region, yun, malaki-laki yata bayad ng tatlong ticket ata. Tignan nga natin, teka, naglo-lore kasi ako eh. Natin kung makaka-transfer tayo. Wayfarer. Yan. Kung dito lang sa Asia, yan, one ticket lang yan. Sa ibang server naman, kung dito ka sa NESE, yan, kailangan mo ng tatlong ticket nga. Pero kung Asia ka lang, gaya dito sa amin, dito, sa server Asia 4, magkakaroon ka lang ng isang ticket dito. Pero kung lilipat ka ng Asia 5, yan, magbabayad ka ng dalawang ticket. At ang isang ticket ay 120 gold. Ay, 1,200 ang isang ticket. Pero, yan, bumili na ako ng ticket. Kasi bumibili ako ng ticket pag nag-reset. Kasi nga, kung tatalon kami, baka tatalon nga kami ng ibang server, meron akong ticket. Tapos, kung babalik naman kami, meron din kami pambalik pag inatake yung server namin. Kaya bumibili ako ng ticket kasi gusto ko naman din yung Bali War. Gusto ko naman yung war. Pero hindi yung clan war. Kasi meron din clan war sa Merpor. Hindi naman ako fan ng clan war. Gusto ko rin naman clan war kasi nakaka-excite naman sa laro yun. Pero pag nagpapalevel ka, hassle din siya. Medyo magulo din. Lalo na kung malalakas yung ka-clan war nyo. Pero kung sakto lang, goods naman. Pero hindi naman ako yung tipong di talaga gusto ng clan war. Gusto ko naman din yun ng clan war, pero ngayon nagpapalevel ako. Ayoko muna mag-clan war. Okay lang pag may mag-clan war. Pero hindi ka kasi nakakapag-AFK pag may ka-clan war kayo. Pero goods talaga may ka-clan war. Oo, gusto talaga namin may ka-clan war din. Pero ngayon nga, wala kang ka-clan war, kaya medyo nabuboring ako sa server. Kaya nga, bumibili ako ng ticket kasi pag tatalon yung main, baka sasama ako, next tatalon na nila. Kung sasama yung mga kasama ko, sasama talaga ako. Kung may sasama sa mga kasama ko, kasi mayroon din ako mga kasama eh. Iba din kasi yung anchor main at iba din kami. Extension kami, mga extension. Mga allied, anchor phoenix kami. Iba din yung mga kasama namin. Kasi medyo naburingan nga din sila dito sa server namin. Kasi nga wala nang kalaban, wala nang excite sa game, walang kalaro. Kaya baka sasama kami nga. Pinag-usapan naman namin baka sasama yung iba. Yung iba hindi sasama, pero yung iba sasama. Pero tignan pa rin natin kung saan sila tatalon, kung kailangan nila ng backup. Pero nagpapalakas muna talaga kami ngayon para nga
makasali kami sa war kasi hindi naman tayo ganun kalakas. Hindi naman ako ganun kalakas para dumayo talaga ng ibang server. Mga kwan lang tayo. Kinat ko kasi tinawag ako eh. Hindi naman kami ganun kalakas. Hindi naman ako ganun kalakas. Pero pwede na. Pwede na makigulo. Makigulo lang naman. Kasi nakakaboring din walang war every Sunday. Every Wednesday night. Yung nakaboring din minsan. Pero hindi ko naman sinasabing gusto namin. Gusto ko ng war palagi ha. Kasi wala lang talaga eh. Masyadong boring yung pinapapalevel mo kung wala talagang war. Para saan ka kung nagpapalevel ka, diba? Diba? Kahit di naman natin kaya yung iba, pero meron naman din silang kakamping sakto lang, ka-level mo lang, o diba? Doon ka makipaglaro, huwag ka makipaglaro doon sa mas mga lakas pa sa'yo. Kasi mabubugbog ka lang. At kung gusto namin magpa-level up, eh babalik na lang ako dito kung hindi kaya, diba? Yan. Yeah, maganda pa rin laruin yung Mirror. Nakaka-excite pa rin siya. Lalo na pag may Bali War sa server nyo. May war sa server nyo. May kalaro kayo sa server nyo. At tignan nyo yung iba minsan, di ba? Naglilipat-lipat sila para makipagbakbakan. Kasi magkakaiba kasi yung player pare. Magkakaiba. May mga player na gusto ay magpa-level up lang. Ganon, may player din na gusto ng bakbakan. Lalo na yung mga spender ng mga player, kana yung mga gumagastos talaga. Yan, sila gusto yan nila ng Baliwar. Kasi gumagastos nga sila. Para saan pa sila kung... Para saan yung ginagastos nila kung hindi nila susubukan sa Baliwar. At sa mga Castle Sages, meron din palang Castle Sages ang Merpore. Yun ang pinakamaganda sa Merpore. Kaso hindi ko mapakita dito kasi nga nasa MS ako. Pero try natin. Check ka natin ah. Mapakita natin yan. Castle Sage. Teka, naglo-lore ako eh. Territory War. Yan, sa territory. Yan. Ito yung castle, Beachin Castle. Ito ang pinakamalaking income sa lahat. Kasi yung mga Bali may income yan. Kung holder kayo ng Bali, magkakaroon ka talaga ng sweldo. Every week, magkakaroon kayo ng sweldo. Yan, ito yung amin. Tapos, ito yung sa main. Tapos, sa extension na naman, isang alay, Incorcali. Tapos, ito din sa main. Beachin Castle. Sa kanila, yung snake. Tapos, yung Beachin Castle. At pag nakakuha kayo nito, sobrang laki talaga ng sweldo nyo pag meron kayong castle. Kaya nakaka-excite pa rin yung Merpore. Lalo na kung malakas ka na. Ako hindi pa eh. Kulang pa tayo. Pero pwede na. Pwede nang makigulo. Pwede na ako makigulo. Pero hindi pa, ang build ko ay pang monster pa yung build ko. Pero ngayon, dinadahan-dahan ko na nga siyang gawing Kiri type, yung PVP type. Gumagawa na ako ng PVP type. Pinapalitan ko na yung mga enchant ko, pakonti-konti. Pero hindi, wala pa akong dark steel na uubos. Kasi mahirap mag-enchant ng item. Kung maganda pa ba laruin ng Merpore. Maganda pa para sa akin, maganda pa siya. Pero huwag kang umasa na ako, ano? Mabilis kang lalakas sa Merpore. Kasi nga, itong sa 5 months ko, medyo hirap din ako, ah. Hirap din magpalakas sa Merpore. Pero kung suswertehin yung account mo, madali lang magpalakas. Kasi may mga account na mga swerte, nakakuha ng magandang spirit agad, nakakuha agad ng mga epic item agad, yun. Pero yung mga spender talaga, yung gumagasto, yan, mas mabilis na yan silang lumakas. Pero kung gaya ko, F2P lang, wala. Hihintay ka talaga, kailangan mo talagang mag-sacrifice. O hindi, yung kailangan mo talaga siyang pagtuunan ng pansin. Kailangan mo siyang gugulan. Kailangan mo siyang tawag dito. Kailangan mo talaga mag-grind na mag-grind para lalakas ka.
Kasi hindi ganun kadbilis magpalakas ng Merpore. Kung pa-level up, sakto lang. Pero marami kasing need yung Merpore eh. May Inner Force, ganun, skill. Skill to mag... Para lumakas ka. Codex, yan. At sobrang hirap din ng ibang mga taas ng Merpore. Kaya, pag gusto mo magpalakas, kailangan talaga ng time. Kaya kung umabot ka ng ganitong PS, gaya lang sa akin, medyo matagal na yung naglalaro. Pero meron din ng mga matataas yung PS, ah, na bago pa lang naglaro. Siguro, yun nga, gumagastos na sila. Pero kung hindi ka gumagastos talaga, talagang medyo matagal siya ang palakasin. Pero goods pa naman din, habang nagpapalakas ka, matututo ka sa laro. At, you know, about sa kung maganda pa bang laruin ang Merpore. Para sa akin, goods pa siya, goods pa. Maganda pa siyang laruin. At, dito naman sa tayo sa pangalawa, kung kumikita pa ba sa Merpore, yun ang pinakamaraming tanong sa akin, kumikita pa ba sa Merpore, Bentoy? Para kumikita ka ba sa Merpore? Ang sagot dyan, hindi. Dati kumikita ako sa Merpore, dati par, promise, kumikita ako dati sa Merpore. Nagkaroon nga ako ng 23,000 pesos yun, pesos ah. pesos yun, nagkaroon ako ng 20,000. 23,000 pesos sa Merpore, sa pagmimina lang, kasi pag nagmina ka dito, kikita ka, dati, ngayon hindi na. Dati yun. At yung nakita ko ay yung kalahati napunta sa account ko dito. Yung kalahati. Tapos yung kalahati, kinash out ko. At sakto yun kasi nagkasakit nga yung anak ko nun. Tapos, at yun, nakakash out ako. At sobrang thankful din kay Merpore, no? Kasi sa mga panahon na yun, kailangan ko na talaga ng pera. At ayun, nakakash out ako. Pero ngayon, wala na talaga, par. Ako na yung gumagastos sa Merpore. Kasi every month, naglo-load ako ng 500 nga lang naman. 500 lang kasi sa... Dito sa Sarmati, yan. Itong 500 lang yung binibili ko. 525. Hindi na ako bumibili nitong 1.6 itong sa baba. Hindi na ako bumibili niyan kasi nga, hindi na ako kumikita sa Merpore. Kasi dati, yung smelting dati, nung hindi pa dumating yung Trinity, sabi nila, kasi yung Trinity, ibabalance daw yung Merpore. Pero hindi naman nabalance nung dumating yung Trinity. Kasi dito, dati, yung smelting dati is mura lang yung smelting. Siguro mag-smelt ka lang ng 100, magkakaroon ka na ng Windraco. Kasi ngayon, no, mag-smelt ka, kailangan mo pa ng 377 na nag-level yung kana. Kailangan mo pa ng 377 na dark steel para magkaroon ka ng Windraco. Tapos meron siyang maximum na 500k dark steel. Bago ka makasmelt, kailangan mo muna ng 500 dark steel. At Windraco lang siya. Kasi dati, Windraco na to eh. Kung mag-smelt ka, Windraco na to dati. Ngayon, Windraco lang siya. Kaya, lugi nga ngayon pag nag-smelt. Tapos, ito pa, dumating naman din tong Hydra. Wala akong alam dito kasi nga, hindi na ako nag-smelt. Wala na akong takay sa Draco. Yung alt ko, nag-dark steel din siya. Pero, napupunta lang yun sa, dito sa main character. Oh, hindi na ako nag-smelt kasi nga logi. Logi ka talaga pa nag-smelt ka ng Draco. Pero iwan ko sa iba kung kumikita pa ba sila sa Merpore. May nag-smelt pa ba ngayon ng Draco? Di ko alam kasi sa amin, sa mga kasama namin, hindi na sila wala na talaga nag-smelt sa amin ng Draco eh. Ginagawa na nilang pampataba sa main character nila. Yung alt nila, literal na alt na talaga, hindi na kumikita. Kaya kung kikita ka sa Merpore, hindi. Kung iniisip mo, kung naglalaro ka ng Merpore at iniisip mong kikita ka, wag par, hindi ka kikita sa Merpore. Merpore ang kikita sa'yo.
Oo, Mercury yung kikita sa iyo, hindi na ikaw yung kikita sa Mercury. Mercury nang kikita sa iyo kasi mapapaload ka talaga. Kasi kung maglalaro ka ng Mercury tapos nagustuhan mo, talagang ma-addict ka pa. Nakaka-addict talaga yung Mercury, maganda yung graphics, maganda yung karakter mo, yung galawan ng karakter mo, kasi ikaw yung talaga yung kumukontrol sa karakter mo, tapos ikaw yung nagkukontrol sa skill, anong ibabato mo, at pagandahan ng build, paswertihan din minsan, lalo na kung nakakuha ka ng epic na mga spirit, yun, mas lalo kang gaganahan, mas lalo kang gaganahan maglaro ng Mercury, kasi parang lalakas yung karakter mo, tapos meron pang malakas sa'yo, parang na-excite ka talaga magpa-level up. Pero kung mamalasin ka, nakakawalang gana din minsan kung mamalasin ka. Gaya na sa akin, minsan nawawalan ako ng gana. Buti na lang ngayon ay medyo okay-okay na ako ngayon. Kasi naka-5-pit na nga ako. So yung 4-pit pa ako, nagka-dupe ako, 2 eh. Tapos nung nag-5-pit ako, nakakuha na naman din ako ng 1-pit. Diba? Parang sinasadya ni Mirpur din minsan eh. Pinapaganahan ka nung una, tapos sa kinalaunan, paasahin ka na naman. Tapos, pag nakuha mo na yung mga gusto mo, yung nagka-five pit nga ako, binigyan na naman ako ng 1 pet. Gago talaga si Mirpur minsan. Nga sa mga sa mga balak maglaro ng Mirpur, nakaka-addict siya par. Promise, nakaka-addict siya. Radik siya, lalo na kung may hinahabol kang level, gusto mong abutin. Kaya lang sa akin, dati gusto ko lang mag-level 80. Tapos, nag-level 90. Ngayon, gusto ko naman mag-level 95 to 100. Yun, nakaka-addict talaga siya. Nakaka-excite pag may hinahabol kang level. Oops. Dito eh, kung hindi ako gagalaw. At yun, no? About sa akong kikita sa Mercury. Hindi talaga kikita para sa akin. Hindi. At meron din isa, kung NFT naman, about naman dun sa NFT, kung kikita ba sa NFT. Para sa tingin ko, hindi pa rin kikita din sa NFT. Kasi kung binenta mo yung account mo, sobrang lugi naman kung ibibenta kong account ko. Kasi kung ibibenta ko ito mga nasa around 50k, yun lang ang account ko, ganun lang siya kamura, 50 to 30, ganyan lang kamura yung account ko, kasi hindi naman ganun kaganda yung account ko, hindi naman ganun kasulid yung account ko para bilhin ng malaki. Pero may mga account na maswerte, yung sa gaya ng kasama namin, kung nakakuha ka ng Legend Pit, yung isa naming kasama, si Lando, nakakuha siya ng Legend Pit. Yun, nakakuha siya. Nag-combine siya, tapos nakakuha siya ng Legend Pit. Ito yung nakuha niya. Yun, pag nakakuha ka ng Legend Pit, siguro, yan, instant 100k yan. Instant 100k ang account mo. Pag nagkaroon ka niyan. Sa ngayon. Kasi pababa ng pababa na yan eh. Kasi marami na kasi nagkaka-legend ngayon. At yung isa naming kasama nga, yun ang mahal, yung si Aning. Nakakuha din siya ng Legend Pit. Ang nakuha kasi niyang Legend Pit ay ito. Ito yung pinakamaganda sa Legend Pit din. Isa sa pinakamaganda sa Legend nga Pit. Ito kasi may Rezo to. Rezo. Yan, resurrected character. Pag namatay ka, nagre-Rezo siya. Automatic nagre-Rezo. Ito yung nakuha ni Aning. Kahapon si Aning. Tingnan nga natin kung sinuot ba ni Aning yung legend niya. Tingnan natin. Ah, wala. Nagpapa-level eh. Yan, si Aning. Shoutout kay Aning. Nakuha yan ng legend pet. At yung nakuha niya, isa sa pinakamagandang legend pet. Itong pusa. Si Pusikat Dal. Yan, ang pusi. Yan, ang pusa na yan. Yan ang pinaka. Makakuha ka ng ganitong legend pet pa. Pag binenta mo sa NFT, yun, siguradong may bibili talaga kasi isa din to sa pinakamahirap kunin sa Legend of Pet. Ito isa sa pinakamahirap. Kaya, pag nakaswertihan ka naman, nakakuha ka ng mga legend, tapos meron din kaming kasama, isa,
Nakuha din siya ng legend, si Mama B. Si Mama B. Na-check natin sa clan. Shout out din kay Mama B. Saan ba din si Mama B? Mama B, ito. Meron din tong legend. Kaso horn yung nakuha niyang legend. Nag-combine siya. Tapos, nakakuha siya ng legend nga. Horn. Tapos, pag nabuo niya yon, sigurado mahal na yung account niya. Mahal na, sigurado. Sigurado yan, mahal na yung account niya. Maganda pa naman yung stats nito. Sobrang mabilis ito magpa-level si Mama B. Iiwan ko. Sorcerer, pero sobra. Ganon, pag kikita siguro sa Merpop, kung ganon, kung sinerpe ka, baga kung ibebenta mo, sigurado malaki yung bintahan pag ganon. Kasi nga, bibilhin yung account mo ng mahal. Kasi nga, legend. Mahirap kasi kumuha ng ganun na mga item. Yung nakakabili lang nun ay, yung nakakuha lang talaga nun, yung mga mamaw talaga, yung mga spender talaga ng mga tao. Yung gumagastos talaga. Yun, si Wemix Bay, manood kayo kay Wemix Bay. Tignan nyo gano'ng kahalimaw yung taong yun. Yun, kung mag-NFT ka naman, ewan ko lang kung worth it ba. Para sa akin, hindi worth it ang NFT para sa akin. Kung nagsawa ka na sa Merpore, yun, pwede naman sa NFT. Pwede mo na ibenta yung character mo kung hindi ka nag-i-enjoy, medyo toxic na sa'yo yung community ng Merpore. Kasi nga, dito sa Merpore, maraming patayan nagaganap dito, lalo na kung low PS ka. Mabubuli at mabubuli ka talaga, par. Kasi, yun nga, hindi naman lahat ng tao mababait. Hindi naman lahat ng tao di ka papatayin. Pag sinabing huwag mo akong patayin, may iba talagang tao na gusto ng PvP. Kasi nga, ang larong Merpore ay hindi tawag dito. Ang larong Merpore, kailangan malakas yung loob mo. Kung nakill ka, huwag mong idadaan sa damdamin mo agad na putang ina, yung mga ganun eh, yung mga ibang tao pag nakikill, wala naman akong ginagawa sa'yo, putang ina mo, matay ka sana. Kasi may mga tao din kasi gustong mag-kill ng mag-kill eh, walang magawa sa buhay, gusto nilang mag-trip talaga, meron din ganun. Pero ako, hindi naman ako nagkikill ah. mabait ako. Pero kung makulit ka talaga, talagang ikikill ka talaga. Pero meron talaga ang player na kahit napadaan ka lang sa SP kadalasan yung nangyari yung mga ganyan eh. Kasi sa MS meron din, pero sa MS may special chamber kasi dito, bawal mag-picky. Pero sa SP, talagang picky area yun sa SP. Di ka pwede magtago dun. Hindi ka pwede magtago, hindi ka makaka-teleport, hindi ka makaka-pag-travel. Ang choice mo, mag-exit ka kung hinahabol ka talaga, di ka tatantanan. Kung hindi, safe zone ka na lang talaga pagdating sa SP. Kasi sa yung alt ko, sa SP lang talaga nabubugbog eh. Pero hindi naman ako nagsabing kuan na papatayin kita. Hindi naman, pag nakita lang ng character ko, itong main ko, pag nakita yung nagpatay ng alt ko, pinapatay ko rin. Pero kung hindi ko naman pini-PM, pinapabayaan ko na lang sila. Ganun talaga yung larong Merpore. Kaya huwag nyong idaan sa damdamin nyo minsan yung nakikill kayo. Talagang natural lang yan. Nakikill talaga, nakikill sa Merpore. Yun eh, yun kasi yung laro eh. Kaya ang yung malalakas lang yung kuan, talagang magkakaroon ng magandang resources. Kung malakas ka, makakaagaw ka talaga ng magandang resources. Kung gustuin ko lang mag-kill, marami na ako makikill sa SP. Pero naawa din ako minsan sa iba eh. Nagpapalakas din sila. Pag di naman ako inaano, di ko talaga kinikill. Tapos, pero pag nasa spot talaga ako para sa palevelan ko, tapos piniim ko, hindi pa rin umalis, or pinitik ko na, hindi aalis, talagang ikikill talaga kita kasi nagpapalevel na ako.
Ganun din naman sa ibang server, kaya naranasan ko na rin yan. Doon sa ibang server, yung maraming malalakas, tapos, yun nga, sila lang yung nakakapagpa-level ng maayos. Kasi nga, pag nakita ka doon, pag nakita ka sa SP, talagang papatayin ka. Ahabulin ka pa nga. Tapos babalik lang doon sa pinagpupuntahan niya. Kaya wala ka magagawa. Yan, minsan doon, di ako pumapasok ng SP kasi doon ako namamatay. At yun lang pa, no? Basta, kung kikita ka ba sa map or? Hindi na. Maganda pa ba laruin yung airport? Oo, maganda pa laruin. Nakaka-excite pa rin siya. Promise, nakaganda. Maganda pa rin siya laruin para sa akin. Para lang sa akin. Ngayon ko lang sa inyo. Kasi magkaiba tayong server eh. May server na magulo, meron ding server na maayos. Kaya sa amin, para sa amin maayos yung server namin. Kasi nga, kami yung may hawak. Pero kung... At ito, tandaan nyo para... Yung sa iba eh, kasi may isang followers akong lumipat siya dito, tapos nabugbog talaga siya. Kasi, yun nga, sabi ko, magandang server namin. Maganda namang server namin, pero hindi lahat sa... Maganda para sa kaalay namin, kami mga alay. Kasi, sila yung may hawak ng server, nakokontrol namin yung server. Kasi nga, marami kami dito. At malalakasin ang nandito. At may rules dito. Kaya maganda yung server para sa amin. Sa akin, maganda naman yung server. Nakakapagpapalevel ako ng payapa. Excuse me. Nakakapagpalevel ako ng payapa at walang manggugulo. Kasi nga sa amin yung server. Kasi pag nanggulo ka dito, matik yan. Kakalabanin mo lahat ng in-core. Tignan nyo gano'n kami kadami. Kakalabanin nyo lahat yung in-core par. Yan, in-core. Ito, alay, in-core. Laban. Yan. Tapos yan. Yan, tapos. Dami pa yan. Lahat, halos kaalay. At lahat ng clan halos kaalay. Pag makulit yung clan nyo, iwa-war kayo. Di talaga kayo magkaka-level up. Tapos, meron makukulit na player din. Kahit nasa common area ka, pinapatay ka. Kahit sa amin dito, pag may kalaban kami, kahit sa common area, pinapatay namin yan. Para magtanda. Yun ang sabi. Para magtanda, di na uulit. Pero kung makulit pa rin, nasa kanya na yan. Pero titigil din yan. Kilalaunan. Titigil din yan. Mapapagod din siya kasi maraming nag-hunt sa kanya. Kaya huwag kang makulit. Kung gusto mong magpa-level up talaga muna, huwag kang makulit. Sumali ka sa mga malalakas na clan. Yun. Sumali ka muna sa malalakas na clan. Kung hindi ka pa ganun kalakas, sumali ka muna sa mga clan na malalakas. Kung hindi ka makasali sa extension kanila, kung hindi ka talaga makasali ng malakas, magandang clan, chill ka lang. Huwag kang makulit. Kung pinipiki ka, huwag mong gantihan. Palakas ka lang hanggang mapansin ka. Ganon, gaya ni sa akin dati sa server namin, yung pinakauna naming server. Hindi ako malakas na sila. Tapos nagpalakas lang talaga ako kasi meron akong taong nakalaban doon. Sobrang angas niya. Tapos talagang nagpalakas talaga ako doon. Kaya ano, napansin ako ng sugo. Tapos kinikill nila ako lagi pero hindi ko sila ano ba tawag dito? Hindi ko sila kinikill tapos tinatakbuhan ko lang sila pag nakita nila ako. Tapos minsan lumalaban din ako. Pero hindi ako nagtatrust talk sa kanila. Yun ang nagustuhan nila sa akin. Kasi ilang beses na nila akong nakill. At hindi pa rin ako nagtatrust talk. At yun nga, kahit tinatrust talk na ako ni Oga. Shoutout pala kay Oga, yung best friend ko sa Sumo. Kahit tinatrust talk na ako ng matindi, hindi pa rin ako nagtatrust talk. Kasi yun nga, alam ko yung laro eh. Sanay na ako sa ganitong laro. Alam ko yung takbo ng laro, kaya hindi ako nagtatrust talk talaga ng matindi. At ganun, yun lang par, no? Basta chill lang kayo. Huwag yung daanin sa damdamin kung namatay kayo dito sa Merpore. Relax na, pag naglalaro ka ng Merpore, relax ka lang.
Focus ka lang sa goal, pa-level lang muna. Gaya ng ginagawa ko, pa-level muna. Palakas ka muna bago ka mag-kill-kill dyan. At hanggang dito na lang tayo, par, no? Basta keep on grinding para ma-enjoy mo yung game. Yun, sakto yun. Keep on grinding para ma-enjoy mo yung game. At keep on grinding para secure ang mining. Hindi na secure yung mining ngayon, eh. Basta, pero nagmamine pa rin yung alt ko, ha. Pero maganda pa rin, keep on grinding pa rin para secure yung mining. Secure kasi yung alt ko, nasa red moon na, eh. Nasa red moon yung alt ko, secure din. Keep on grinding pa rin din kasi para secure yung mining. Secure na secure talaga mining mo dun. Hindi ka maagawan. Nakakawa ilang dark silver ako everyday. Nakaka 700k naman ako everyday sa alt ko. Kasi nga, pero marami ng tao sa kuha, marami ng tao sa Redmond ngayon. Marami ng tao sa Redmond, promise. Pero nakakapag-mina pa rin yung alt ko kahit pa konti-konti. Nakakaroon pa rin siya ng 700 dark steel a day. At hanggang dito lang tayo, par. Keep on grinding para enjoy nyo yung game. Keep on grinding para secure yung mining. And Bandai Plays out.